What's up, everyone? Today's topic is going to be about the top 7 things that I miss most in the Philippines. Shall we begin? So, umpisahan natin sa number 7. Gigs. Gigs as in band gigs. Mga banda. Musikero. Yan. Yan ang isa sa mga pinaka-namimiss ko sa Pilipinas. Mula pa lang nung college, lagi na akong nanonood ng gigs. Sa mga nakakilala sa akin, sa mga kaibigan ko, na alam nyo naman na palagi akong pumunta sa gigs. Hanggang sa nung nagtrabaho na ako, actually, even before ako pumunta ng Vietnam, nasa ano ako, 12 Monkeys. Generation ko kasi mahilig talaga kami sa banda. OPM. Yan. Lagi kong pinupuntahan na gigs is yung mga mixed live, ganyan. UP Fair, Enyo Rock Awards, sa Mayricks, 70s Bistro, Capones. Pinaka-pinag-ipunan ko talaga is yung sa Incubus. Kasi super, super, super fan talaga ako ng Incubus. Next to Eraserheads yun eh, sa akin. Pag local, sa local, Eraserheads ako. River Maya, syempre. Tapos, Incubus. Dahil sa panonood ng gigs, marami ako na-meet na iba't ibang klase ng tao. Marami ako na-meet na friends. Marami ako na-gain na friends dyan sa panonood ng gigs. Pumunta rin dito si Katy Perry. Yun, nanonood din ako noon. Kasama ko yung friends ko. Elementary pa lang, nakikinig na ako ng Eraserheads, Yano, mga sikat na OPM bands. Talagang inipo ko yung baan ko para makabili ako ng tape, ng cassette tape. Kasi wala pang CD noon. Meron lang Betamax. Sobrang nakakamiss lang. Hindi masyadong popular dito sa Vietnam yung ganong klase ng entertainment. Iba yung entertainment nila dito. After 3 years na pagtira ko dito, sobrang namiss ko talaga yung manood ng gigs. Yun talaga yung buhay ko. Doon umiikot yung buhay ko noon sa Pilipinas, sa gigs. Siguro, yan yung una-una kong gagawin pag umuwi ako ng Pilipinas. A few inches later. Number 6. So, syempre, nakakamiss din yung mga holidays tsaka special occasions sa Pilipinas. Alam mo yun, yung holidays kasi dito, iba eh. Iba yung culture kasi nila. Iba yung pag-celebrate nila ng Pasko, ng New Year. Sa Pilipinas, yung Pasko tsaka bagong taon, sobrang masaya. Bilang nandito ako sa Vietnam, malungkot. Kahit hindi Pasko, bagong taon. Mga special occasions na lang, mga kasal, binyag, fiesta, yan, mga nakakamiss talaga. Iba kasi tayo magpa-event eh. Iba talaga yung drive natin pagdating sa entertainment tsaka sa pagpapasaya ng mga tao. 12 seconds later. Number 5. Syempre naman, ang namimiss ko rin sa Pilipinas is yung islands, yung beaches, yung napakagandang nature na meron tayo sa Pilipinas. Kasi yung sa mga nakakamiss. Kasi dito sa Vietnam, pakitaan nila ako ng beach. Para sa akin, normal. Kasi
Iba yung level ng mga beaches sa atin. Kumbaga, hindi ka mapapa, wow, ang ganda naman. Number 4, convenience. Sabi ko convenience dahil kasi sa atin, meron mga karinderya, meron mga sari-sari store, na bukas siya anytime, meron pang 24 hours na para siyang 7-Eleven. Na nandiyan lang siya sa kanto, na anytime kapag nagutom ka, pwede kang lumabas para bumili. Hindi mo kailangang mag-drive o pumunta sa malayong lugar para makabili ng cravings mo. Mga ganun. Kaya pag may kailangan ka, mga kailangan mo ng glue, kailangan mo ng pambura, kailangan mo ng pencil, or kailangan mo ng kahit ano, ang dali mo lang mabibili kapag nasa Pilipinas ka. Pero kung nandito ka, kailangan pumunta talaga sa bookstore. Ganun. So, medyo inconvenient siya. At nasabi ko ng convenience dahil syempre sa Pilipinas, hindi mo kailangan mag-adjust sa language. Bilang nandito ako sa Vietnam, kailangan kong gumamit ng broken English para maintindihan nila ako. Kailangan ko magpakita ng picture kung ano yung binibili ko. Kailangan ko mag-sign language para magkaintindihan kami. So, hindi siya ganun ka-convenient. Number 3, syempre na pag-usapan natin kanina, yung mga holidays, special occasions, syempre hindi nawawala yung pagkain. Sobrang nakakamiss yung pagkain sa Pilipinas. Lalong-lalo na syempre ang luto ng yung ina. So, namimiss ko na yung luto ng mama ko. Yun, nakakamiss. Lalo na pag yun nga, may mga handaan, Pasko, ganyan. Even yung mga fast food, iba. Kasi dito, meron yung Jollibee. Meron din McDonald's. Pero iba siya. Hindi siya yung Jollibee na kagaya sa Pilipinas. Para siyang minodify para sa Vietnamese taste. Yung mga pagkain Pinoy, mga chicheryang Pinoy, lahat ng pagkain Pinoy, nakakamiss. Kaya ginagawa ng mga ibang Pinoy dito, nagpapadala na, nagpapabili ng mga pagkain galing sa Pilipinas. Tapos pinapadala na doon sa mga kaibigan nila umuwi. Mga delata, mga corned beef. Walang corned beef dito. Nakakalungkot. Number 2, friends. Yan. Namimiss ko syempre yung mga kaibigan ko sa Pilipinas. Syempre nakakamiss naman yung mga tambay, tsaka yung mga chikahan. Yan. Namimiss ko talaga yan. Number 1, syempre, ang number 1 sa listahan natin ay family. Syempre namimiss ko yung family ko, yung mga kapatid ko, mga kulit. Si mama ko, si papa ko, yung mga pamangkin ko. Yan, namimiss ko na silang lahat. Although nakakausap ko naman sila araw-araw sa video call or sa chat. Parang ano, buti na lang may technology na ngayon na ganyan. Madali na lang yung communication kahit nasaan kang parte ng mundo. Pero syempre iba pa rin naman yung kasama mo sila, nakikita mo sila araw-araw. I'm sure sa lahat ng mga OFWs dyan, makaka-relate kayo na kapag kausap niyo yung family niyo, medyo gumagaan yung pakiramdam niyo. Hindi niyo masyado nafe-feel na mag-isa kayo or hindi niyo masyado nararamdaman yung lungkot. So those are the top 7 things that I miss most in the Philippines. There's no place like home, ikaw. So ayun, ayun lang. Gusto ko lang itong issue sa inyo. So kayo, ano ba nami-miss niyo sa Pilipinas? Comment niyo sa baba. Ano yung pinaka-namiss niyong pagkain? Or ano yung pinaka-namiss niyong lugar na puntahan sa Pilipinas? Ayun, thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe. Magkita kita tayo ulit sa susunod na video. Bye! Yeah. No, no, no.